garden. Una, yung lahat ng mga halaman na makikita natin na tumutubo sa ground, ang tawag natin sa kanila ay nagsisimula sa T. Ah, palakpakan! Palakpakan kayo! Terrestrial plant. Ang galing nito. Okay? Okay, meron tayong terrestrial plant. But we have a plant, mga plant, na growing above the ground. Ang tawag naman natin sa kanila ay? Air plant. Area. Siguro nakikinig ka sa teacher, no? Yeah. And then, we have also plants na nagpa-thrive sa water. Kaya tawag natin sa kanila ay? Aquatic. Aquatic. Yeah. See? Tatlo lang palang kasi ng halaman dito meron sa garden. So we have terrestrial plants, aerial plants, and aquatic plants. Now, siguro, kung titingnan natin naman sa growth form, yung sa klase ng kung paano sila tumutubo, iba-ibang klase din yan. Meron tayong 3, oh may 3 ha, take note, may 3, according to growth form, yung 3, according to 3, makikita nyo talaga may crop. Meron namang shrubs, walang crop. Meron tayong mga layanas, ano yung layanas, yung mga vines, so ibang growth form dyan, saka yung ibang mga weeds, so iba-ibang klase din yan. Okay, so dito, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, napakaraming klase yung halaman dito sa garden. Dito na lang, pag sinabi nating fern, ay talaga napakarami. Dito sa gitna, meron tayong isang klase fern. Anong sa palagay niyong pangalan niya? Ang taong pangalan niya ay pakpaklawin. Pakpaklawin. Kaya bird's nest fern. Yan, pakpaklawin. Ayun, meron pang mga pakpaklawin na yan. Tapos, meron din tayong fern, yung pa, yung isang fern na yun. Yun. Yung fern na yun, na parang may trunk, kaya tinawag siya na tree fern, o kaya pakong buaya. Kasi nga, kung bakit siya tinawag na pakong buaya? Kasi kung titingnan natin yung kanyang trunk, yung kanyang bark, para siya yung balat ng buaya. Okay? And then, meron naman tayo dito isang klaseng fern din. Ito. So marami tayong iba't ibang klaseng fern. Darabaw fern, meron tayong salagisog. So iba't ibang klaseng fern. Okay? Parang diversity of ferns. Ganun. Okay, meron din tayo dito. Ito. So, lalapit lang ako. Kapita. Ito, tawag naman dito ay pinatawag natin na si One line. Sige, doon. Kasi papamuyin ko kayo ng bulaklak. Oh, one line daw. Tapos yung nakamoy, linya doon sa labas. Yeah, oh, par ano, ikaw na una. Oh, sige, mauna na. Pakaamoy mo, doon ka pupunta. Doon kayo, doon, para may madadaanan. Dito. Dai. Okay. Sige, eh paano kasi? Alis dyan. Oo. Amoy mo lang. Oh, sige, lahat, pag-amoy nyo talagang... Dito, pila. Hindi na lang kayo makaamoy ng pawis ko. Basta siguraduhin na amoy, ha? Ito na lang pa.
Saan yung ganyan mo si? Baka mabasag. Go, go, go! Yan, para lahat eh, ano? Anong klase nga lang? Ano, may ma'am? Ang sampagitan. Ano, ano? Ano? Bawa pala yun. Marami din niya sa amin sa Quezon eh. Pero may amoy din po. Oo. Ano pa nga yung halaman? Sampagitan! Ay, palakpakan lahat! Mali! Hindi yan sampagitan. Kamya. Ah, kamya pala yun. Isang halaman na hindi naman talaga sariling atin yan. Pero naman ay napakaganda. Siya ay national flower. No? Lahat ng halaman na galing sa ibang bansa na dinala dito sa Pilipinas at tawag natin sa kanila ay mga exotic plants. Exotic. So, spelling ng salt, exotic. Very good. So, ang ibig sabihin ng exotic, ito yung mga introduced to the Philippines. Bakit nga ba sila dinala dito sa Pilipinas? Dinala sila sa Pilipinas dahil maraming klaseng, marami tayong mapapakinabangan sa kanila. Economically at saka ecologically. Kagaya halimbawa ng mahogany. Yan. That's the mahogany. Sandali lang. At may 50 man lang. Pera, pera. Ano ito? Ito na sulat nila. Sopik. Ginagamit natin siya for reforestation. Kung gusto natin magtanim ng puno, tree, na mabilis lumaki, ay magtanim tayo ng mahogany. At saka, ang kagandahan ng mahogany ay siya po ay may wood na makukuha natin na maganda for furniture. Maganda siya gamitin for furniture. Kaya kung may mga tables kayo, chairs, so made of mahogany, napakaganda siya. Nung unang panahon, ginagamit yung kahoy na yan, for shipbuilding, you know, kung gagawa ka ng boat, ganyan. So, mahogany. Ang origin yan ay galing pa yan sa South America. Dinala lang yan dito sa Pilipinas. Okay? So, yan. Pero naparami na natin yan dito sa Pilipinas kasi nga kapakipakulapan. Okay. Another example ng exotic tree ay itong nasa harapan ko. Itong ito. Papalok daw. So ito, ang tawag dito ay kamatsiling. Siya ay galing din sa ibang bansa, sa Central America. At ito po ay kapakipakinabang din. Una, dahil sa bunga, pag huminog ng bunga, kinakain natin. Yung dahon ay kinakain ng mga animal, mga food, mga horse. Uy, see, hindi ka nakikinig doon. Yung kahoy, siyempre ginagamit natin yung kahoy. Pero may isa pa siyang gamit.
yung kanyang bark, yung bark niya, ay diyan atin nakukuha yung pangkulay ng mga leather bag. Dahil, alam ba yan? Halimbawa may leather bag niya, maraming, maraming pera yun. Ano? Ayan, sige, maraming pera na mo. Si Ima, kanig ka nga doon sa sinasabi ng kasalita. Pag tinanong ka ng teacher mo, wala akong nakasalita. Doon ka, doon ka. Hindi ka nakikinig. Uy, si E. Yan, so ito ay... Meron tayo dito ang tinatawag na kapa-kapa. Hindi kapa, ah. Kapa-kapa. Kaya siya tinawag na kapa-kapa kasi meron siyang kapa. Yung nakikita niyo yung pink, yun ang parang cake-like structure. Pero hindi yun ang bulaklak. Yung kapa na yun, ay yan ay modified leaves. Parang ang tawag nila technically as rock. Pero yung bulaklak ay matatagpuan below the cake, itong kapa-kapa. Ang kapa-kapa po ay first discovered dito sa Mount Makiling. Siya po ay isang endemic. At ito po ay natatagpuan sa matataas na lugar dito sa Mount Makiling. Doon talaga sila naturally matatagpuan na nakadikit sa mga sangalang kasi sila ay mga epiphytic shrub. Siguro, ang ibon, pag kinakain yung buto nila, tapos dadapo sa mga sanga, at doon din iipot, doon na rin halos tumutubo yung kapa-kapa. Okay, kung makikita nyo ngayon dito, meron tayong bulaklak. Ayan, kikita nyo? Ang bulaklak nyo, ayan, merong puti. So, yung pink na kulay ay modified leaves yan. At saka yung multitude of flowers ay makikita nyo below. Okay. Okay. Pero na tinanim namin sa lupa, pwede naman pala sa tumungo. Okay. Yan ay kapa-kapa. Bidimilya.